Hello! Welcome back to my YouTube channel. Si Lea lang to. Ngayon, ito, share ko sa inyo ang aking mga Cryptanthus bromeliad o tinatawag na Earth Star. O, diba? Ito, may mga bagong pop na naman sila. O, diba? Ang lalaki na ng mga pop nila. Kaya ililipat ko na sila sa panibagong pot para dumami pa sila ulit. Ayan, kinuha ko na yung isa. O, diba? Napakaganda at napakahaba na ng ugat niya. O, at ito pa ang isa. Napakaganda. O, diba? Ang bilis lang nilang magkaroon ng pop. At ito pa. Kukunin ko pa tong isa. Ayan. Para maging mother na rin sila at dadami rin sila. Napakaganda ng mga bromeliad star. Magdahan-dahan lang tayo kasi medyo matulis ang mga leaves nito. Hindi katulad ng ibang mga bromeliad na malalambot lang. Ito kasing earth star ay matutulis. Kaya dahan-dahan lang tayo at masakit ito sa balat. Ayan. At ngayon ilalagay ko na sila dito. Maglalagay lang ako ng butas sa soil. Ang soil mix na ginamit ko dito ay loam soil at ginamitan ko rin ito ng compost. May mga pumice din itong maliliit at hinaluan ko na rin ng sand. Ayan, kung gusto nyo mas maraming pumice o mga bato, pwede rin naman dagdagan. Ayan, para mabilis madrain yung pinaka soil niya. Maganda rin yun at malaking tulong na rin yun sa lupa ng ating mga bromeliad para hindi siya nabubulukan ng ugat. Kayo kung anong available nyo na soil, basta buhaghag lang ang soil na gagamitin natin, okay na rin sa kanya. Ang maganda sa bromeliad ay isa itong lucky plant. O, diba? Napakaganda. At dahil ito ay sumisimbolo sa good fortune, lalo na kapag inaalagaan natin ito at sila'y dumadami. At nagre-represent ito ng protection. At ito ay isa sa mga best air purifying plants, kaya pwede ito ilagay sa indoor at outdoor. Nakakatagal din kasi siya kahit walang araw. Yun nga lang, mabagal siyang lumaki at mabagal siya magkaroon ng mga pop kapag nasa indoor siya kasi hindi siya natututukan ng araw. Pero kapag naka full sun siya, ayan, mabilis siyang manganak at maraming pop na lalabas sa kanya. O, diba? Napakadali lang mag-alaga ng earth star kasi nga hindi mo na to kailangan dilig-diligan dahil mas gusto niya yung medyo natutuyo yung kanya soil. Kaya kailangan wag natin siyang laging diligan para hindi siya matunaw o mabulok ang kanyang ugat at magmashi ang kanyang mga leaves. Kaya yan, napakaganda at napakadali lang tong alagaan. O, diba? Thank you for watching. Like, share, and subscribe.